Hello everyone! Welcome back to my channel! Para sa mga hindi pa nakapanood ng ating previous video, mas makabubuting panoorin muna ito bago mag-proceed sa video na ito. May link na lalabas sa itaas ng in-screen para sa video na iyon. For today, pag-uusapan natin ang addition of two numbers having different signs. Para mas madali nating maintindihan, magkakaroon tayo ng dalawang cases. Case number one, mas malaki ang katabing number ng positive sign kaysa sa katabi ng negative sign. Case number two, mas malaki ang number katabi ng negative sign kaysa sa positive sign. Simulan na natin. Let's go to case number one. Ang ating rule sa case number one ay babawas natin ang number katabi ng negative sign sa number na katabi ng positive sign. Narito po ang mga halimbawa. So, ito ang example number 1 for case number 1. 5 plus negative 2. 5 plus negative 2. So, sabi sa rule natin, subtract lang natin yung dalawang number. 5 minus 2. So, 5 minus 2 is basically 3. So, the answer for this example is 3. Let's proceed sa pangalawang example. Example number 2 for case 1. Negative 13 plus 37. So, pwede rin natin siyang i-rewrite. 37 plus negative 13. So, sabi natin sa rule kanina, subtract lang natin yung dalawang number. 37, alay niyo masala, kayo niyo mauna, minus 13. So kapag sinubtract natin ang 13 sa 37, makakakuha tayo ng 24. So, ang sagot natin sa example number 2 ay 24. Positive 24. Dito tayo sa pangatlong example, negative 157 plus 188. Negative 157 plus 188. So yung expression na yan ay pwede nating i-rewrite as 188 plus negative 157. Sabi sa rule, subtract natin yung mas maliit doon sa mas malaking number. 188 minus 157. Pagka na-subtract natin, makakakuha tayo ng 31. Dahil positive ang sign ng malaking number, which is 188. Therefore, ang sagot natin ay magiging positive 31. So for this example, ang final answer natin ay positive 31. Let's now proceed to case number 2. Ang rule naman natin sa case number 2 ay subtract the number beside positive sign from the number beside negative sign. Narito po ang ilang mga halimbawa. Example natin dito ay negative 8 plus 5. Makikita ninyo na mas malaki or mas mataas ang value katabi ng negative sign kaysa doon sa katabi ng positive sign. Dahil mas malaki ang 8 kaysa sa 5. Sabi, subtract natin yung dalawang number. Magiging 8 minus 5. So what is 8 minus 5? It's 3. After natin mag-subtract, sabi? Kukopyahin natin yung sign ng malaking number. So magdadagdag tayo ng negative sign doon sa ating different. So ang answer natin dapat ay magiging negative 3. So, ito yung final answer natin. Negative 3. Dito tayo sa next example. It is 24 plus 18. Subtract natin yung dalawang number, which is 24 and 13. Magiging 24 minus 13. So, pag sinubtract natin yung dalawang number na yan, makakakuha tayo ng 11. After nating makuha yung sagot dyan, i-attach lang natin yung negative sign. Final answer natin ay negative 11. For example number 5, ang answer natin ay negative 11. Dito tayo sa last example, 123 plus negative 285. Kung mapapansin natin sa ating example, mas malaki ang katabi ng negative sign kaysa doon sa positive, which is 123. Sabihin, subtract lang natin yung dalawang number. 285 minus 123. Kapag kinuha natin yung difference nila, ang magiging sagot natin ay 112. So kapag sinubtract natin, makakakuha tayo ng sagot na 112. Pero hindi pa doon nagtatapos. Kailangan nating lagyan ng negative sign ang ating difference. So ang final answer para sa example 6 ay negative 112. Madali lang, di ba? O, kayo naman ang sumubok. Sagutan ninyo ang mga katanungang makikita sa inyong screen. For letter A, negative 14 plus 297. For letter B, 288 plus negative 431. Please comment below your answer para malaman natin talagang natutunan ninyo ang lesson na ito. If you like this video, please hit the like button and share this video to your friends. Also, don't forget to subscribe to my channel. That's all for now. Thank you for watching!